Maganda, kaakit-akit, matalino, at higit sa lahat, magaling sa larangan ng pag-arte. Yan naman hindi katakataka na siya ang tinanghal ng Most Beautiful Woman ng 2008 Cannes Film Festival. Kaya mapalad si Jun Sabayton at ang sambayanan na makakasama natin ngayong gabi ang prinsesa at diwata ng Philippine Indie Cinema, si Mercedes Cabral. Mga tol, welcome na naman sa isang napakalupit na episode ng Wasak. At ngayong gabi, ibisita po natin. Ito, marami nagkaagusto rito. Kasama na si Jun Sabayton. At ang inyong... At saka yung boss namin, talagang nire-request yan. Matagal lang nire-request. Sino boss natin? Si Donnie Ray. Si Donnie Ray. Oo, matindi yan. Ayun, mga kapatid, it is my privilege and pleasure na ipakalala sa inyo ang nag-iisang diwata ng malayang pelikula. Iyon. Iyon dapat. Mercedes Cabral. Wow. Thank you, thank you. Hindi ka sa rin ng pelikula, malayang pelikula dapat. Oo naman. Teka muna, ikaw ay fine art student sa UP, tama? At ang sculpture, tama? Yes. Ano mo? Wow! Natapos mo ba? Hindi. So, parang konti lang ang nagsasculpture. Bakit? Oh, sa batch. Parang lahat, viscom, painting. Saka konti lang yung mag-graduate sa fine arts. Yeah. Sa batch ko, siguro apat lang kami. Mm-hmm. Tapos yung isa nawala. Yung dalawa nag-shift sa painting. So ako na lang natira. Tapos hindi ko pa natapos. Kaya... wala na natira doon sa batch namin. Yeah. Teka muna, pag sinabi natin kasing sculpture, di ba? Parang iniisip natin yung mga classical, yung mga nakahubo, naputol yung mga mga ganyan, di ba? So ano yung pinakapaborito mong form of sculpture? Gusto kong gamitin na medium favorite ko is wire and sawdust din eh. Ah. And mga ano, figures. Congrats sa iyo. At parang napaka-stratospheric ng iyong pag-angat bigla, no? Yes, hindi ko nga... Ano yung pakiramdam pag tinatawag ikaw ay parang the princess of indie cinema, mga ganun? Yeah, yun nga eh. Parang pansin ko dito sa Pilipinas talaga. Tagline ganun. May, yeah, binibigyan ng prinsesa ng ano, titulo yung artista eh. Oo. Na pansin ko sa Hollywood wala namang ganun eh, di ba? So, syempre, nagpapasalamat din ako dun sa mga tao na nagbigay sa akin ng titulo na yun. Pero, yeah, masaya naman ako na ganun yung tingin nila sa akin. Alkaline water. At least kasama mo na yung mga star of all season. Di ba? Nung nagpa-fine arts ka pa lang, may inclination ka talaga towards acting? Kaya wala talaga. As in, pati nung bata pa ako, hanggang nag-college na ako, hindi ko inisip na mapupunta ako sa ganitong industriya na aarte ako. Hindi ko talaga inisip yun. Aksidente yung nangyari. Na kailangan ko tumigil and maghanap ng work muna. So, nag-start ako kay Alfred Galvez. Gumagawa siya ng mga murals. And then, nag-start ako mag-model sa kanya. So, yung naging agent ko before, may kakilala na director, si Francis Villacorta. May ginagawa siya na play para sa school. So, pina-audition kami, tapos parang sinabi ko, hindi naman ako marunong umarte. Pero, yeah, sige, subukan ko. Sinubukan ko, and then nag-workshop kami, basic acting talaga. And then, after nun, yun na nagustuhan ko. Tapos, nirekomenda ako ni Dirk Francis kay Direk Brillante Mendoza. Kasi noong time na yun, 2008 yun, naghahanap si Direk Brillante Mendoza ng ipipair up kay Coco Martin for service. At panahon na yun, hindi pa sikat si Mr. Martin. Hindi pa, siya. Hindi pa. Parang, ang tagal rin niya sa indie eh. Oo, ang ganda ng puwet ni Coco, no? Grabe, no? Lalo naman may tigsa. May tigsa pa, no? So yun yung start nun. Kumpara sa inyo, maganda din. Masaya ako doon. Kumpara sa inyo, maganda. Hey, bilog na bilog. Parang gusto mong... Napakatapang ng pelikula na yun. Oh, in-expect mo ba na magiging biglang superstar si Coco Martin? Hindi din eh. Nagulat din ako na biglang taas talaga yung career niya. Binabati ka pa rin naman niya hanggang ngayon? Yeah, hanggang ngayon. Nag-uusap pa rin naman kami. Kasi siya yung isa sa mga unang naging kaibigan ko talaga sa industry. And natutuwa ako kasi hindi nagbabago yung ugali niya. Like kung paano ko siya nakilala before, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin siya. Yeah. In this day and age of scandal videos, marami pa rin parang big deal pag nagtatanggal ka ng saplot sa harap ng camera. No? Lalo sa pelikula. Oh, ganun makahirap yun para sa'yo. Well, dahil fine art student ako kasi iba ang tingin ko sa katawan ng tao. It's art. Ito ay isang scene. Yeah. So, ang sa akin, kaya ko rin tinanggap yung service kasi
Yeah, may hiningi sa akin si Direk Dante doon na may bed scene kayo and kailangan yung gawin ni Coco Martin. Mm. So ako, naiintindihan ko yung kailangan gawin kasi naiintindihan ko yung lalim nung bed scene na yun eh. Mm. And tiningnan ko yung buong, kailangan siya sa buong storya. Mm. So, yun nga, medyo nakaka-frustrate lang din dito. Kasi iba yung pagtingin usually, nila. Yung audience kasi kadalasan, pag nakakita ng hubad sa isang pelikula, bastos na agad yung tingin nila. Hesti na agad. Kasi yeah, iba na agad yung tingin. Parang hindi nila tinitingnan yung buong story, yung buong picture. Yun lang, doon lang sila nagpo-focus. Pero teka naman, kasi kung ako babae, tapos ka-excel ako si Coco Martin, eh maguhubad talaga ako. So nung nakita mo, ito ka-excel ako, kahit. Kalalabas mo lang na pelikula, Bad Romance. Yes, ano? Yung Bad Romance. Ito ang role mo rin. Oh, pinapanood yung trailer eh. Kala ko noong una, parang hotel receptionist ka lang or parang manager. Tapos bigla mamaya-maya, ba't may hawak na siyang kutsilyo? Oh, tsaka baril. Tsaka, ano, baril. Yeah. Na-inlove ka raw dito sa karakter mo eh. Kasi yun nga eh, dream role ko kasi mag-portray ng isang psychotic. So, nung in-offer sa akin yung project, binasa ko muna yung script. Tapos, yeah, na-inlove ako dun sa character. And natuwa rin ako kasi habang nagsushoot kami, nahirapan talaga ako. Kaya ako natuwa kasi nakita ko na hindi ako normal na tao pala ako. Hindi ko ginagawa yung mga ginagawa ng character. Papakulong ka na namin kapag ginagawa mo yun. No. Mula ng 2008, ano yung natutunan mo about acting? Na mas madaling umarte kapag magaling ang co-actor mo talaga. Dadalhin ka lang kayo. Kaya naghihilahan lang kayo pataas. Eh paano yan? Umarte ka na sa TV ngayon. Medyo maraming, sabihin natin, mga makatrabaho ka na hindi sa klaw. Hindi sa klaw nung description na yun. Well, ang TV acting kasi para sa akin, para mas technical siya para sa akin. So, nung nagsimula ako sa TV noon, nahirapan talaga ako. So, may nag-adjust ako kasi unang-unang breakdown scene ko noon. Breakdown talaga. Ganun kataas. May walling. May walling yan. Magaling naman mo walling. Yung bumaba ka sa ito. Hindi ko pa nga nagagawa eh. Susubuhan ko minsan. Gusto kong mag-try yun. So, ang may iyak habang dandahan umano, no? Yeah. Sa pintuan. Gusto kong itay yun. So, mabigat yung eksena. So, breakdown talaga. Kinat nila ako kasi yung noong ko daw masyado na hunot, yung ilong ko lumalaki na ako. Kailangan ko daw humarap sa, kailangan ko hanapin yung ilaw. So parang sa akin, parang sa akin na, parang... Paano ba maging maganda? Napaka-technical niya kailangan importante na maganda ka pa rin sa harapan ng camera. So parang ang unang reaction ko nun, parang wow, so mas importante sa inyo yung mukha kaysa dun sa emosyon na binibigay. Mukha na lang, makapag-endorse ka ng shampoo pag ganyan, sabon. Parang nakakahon lang talaga kayo yung mga actors. And hindi siya natural sa akin, yung movement namin sa isang scene. Hindi siya natural sa akin. Like, yung blocking, magkausap tayo, normal, ganito tayo mag-uusap, diba? Pero for TV, parang pansin ko pa maraming mga nakaharap talaga, naka-favor lahat. So, ang acting ba ay natural na instinct o yan ay pinag-aaralan dapat? Hindi, kapal ng mukha yan, Paul. Hindi kita kinakausap, Paul. Siya yung guest. Siya may pwede guest, yun, so. Pwede. Sa last lang ng loob mo. 5 years na rin kasi ako eh. And yun, isa yun sa mga natutunan ko rin. Hindi pala lahat ng tao mapipilit mong umarte din. So, yeah, mapag-aaralan siya eh. Pero natuwa rin ako kasi nga, kung hindi ako tumigil siguro sa pag-aaral noon, hindi ko rin madidiscover na kaya at kahit parang marunong pala ako umarte. Pero ang maganda sa'yo, nakakatawid-tawid ka eh. From mainstream to indie to art. Pero yun nga, ang hirap din mag-adjust kasi ngayon may ginagawa ako na TV. Tapos pagbabalik ako ng film, parang ang hirap. Iba. Nagiging, nadadala ko. Nag-acting workshop ka ba, Ms. Cabral? Yes, nag-acting workshop ako. Sa TV, minuto. Hanggang ngayon. Sa pelikula na hindi minutas. O patatas yung...
yung... Hindi, so hindi may minudo pa rin. Puro atay na lang. Puro atay na lang. Sa pasas. Ayun. Jun, ba't ang bilis mo minudo? Hindi, kinakabahan ako. Harap natin isang Mercedes. Kabrush. Nakrush ka niyan. Kanina ko na sinasabi. Hindi, hindi. Ano ako, easy to get. Pero ang swerte mo, no? Nakapasok ko sa industriya na hindi mo kailangan makipag-tandem, love team, sumayaw, ganun. Medyo ibang ruta pinasok. Yeah. Saka napansin ko mga tamang tao, mga tamang direktor ang nakikilala ko. Saka nakakatabaho ko talaga. Kailan nagiging trabaho at hindi passion yung isang proyekto para sa'yo? Kunyan sa TV, paano? Alam ko na you're not alone in that field. Nag-isa ganyang pakiramdam. Pero, yun, how do you retain the passion kahit sabihin mo ganun yung proyekto na yun? Medyo commercial. Pansin ko, pag TV kasi may tendency na... Kasi yung una, yung characters na binibigay din sa inyo, parang hindi mo masyado pwedeng, or hindi mo masyado na mabibigyan ng lalim. Mga nuance. Yeah, kasi wala nang time na ibigay yun darating sa camera. Darating nalang bigay yung script. Yeah. So parang sa TV, hindi mo masyado mape-prepare yung character mo. Parang foundation lang yung binibigay sa'yo. So sa film kasi, pagka nasa set ka na, kumpleto ka na eh, yung character mo, buo ka na. So sa TV kasi may tendency na magbago pa yung character mo. Eh, kunwari, sa bahay ka dito and then biglang mag-iiba yung takbo ng story. Depende sa masa. Magiging mabait ka. So ang hirap minsan itawid eh. Like sobrang yung character mo ayaw na ayaw niya sa tao na to. And then makakatanggap ka ng script na bigla kayong magkaibigan na. Parang paano mo itatawid? Paano ko ito itatawid? May ganun. Feeling ko pag nasa set or parang any ordinary social event, parang dalawang tao lang yan. May taong artista yan, or hindi ka kilala. At may taong pagkilala ka, alam mong in tune siya sa independent cinema. Pansin mo ba na parang gano'n ang nangyayari? Yeah. Kunyari, naglalakad ka sa mall, may nakaka-recognize sa'yo. Tinatawag ka ba by your character's name? Yes. Yun yung napansin. Ikaw yung tinaddad sa pelikula ni Kong. Ngayon, pag... lumalabas ako. Yeah, may mga nakakakilala sa akin pero yun nga eh, kung sa and doon ko na nalalaman kung sino yung kung ano yung mas marami, kung sino yung mga mas marami nanonood. What's a typical day for you like? Nagigising ako ng siguro mga 2 or 3. And then naalis na ako and then doon na mag-start yung trabaho ko, yung araw ko and then makaka-uwi ako the following day na. Or like, in 2 days eight, pa. Yeah. Oh. Mga ganun, no? So, hindi ko na masyado nakikita rin yung parents ko, yung mga kapatid ko dahil sa ginagawa ko. Yung mahal mo sa buhay, yung relasyon mo. Yung gumagawa ng chinelas. Yung gumagawa ng sapatos. Chinelas, shoes. Shoes. Yung business na gusto niya gawin. Ano ba yun? Teka muna. Balik ng ano, di ba? Sino ang mga naging kaklose mo na mga sikat na mga mainstream na mga personalities? Dahil mainstream na si Coco. Ayun, isa siya. Maliban din si Sid Lucero, yun. Pag si Coco ba nakikita mo yung sinasabi ba, yummy! Yay na, sabi ko siya. Si Bella Padilla na magkasundo kami doon. Kung kanyari, alukin ka na cover, mag-cover sa FHM, gagawin mo rin ba yun? Yeah, nag-cover na ako sa isang men's magazine. Pero Playboy yun. Oh. Yeah. Kunwari, wala akong negosyo ng sapatos, paano ba kita mapapa-in-love? Oo nga. Kunwari, wala akong negosyo ng sa mga lalaki. Sa akin kasi pagka nakilala ko and nakasundo ko, yun na yun eh. Wala rin naman akong hinahanap, wala akong hinihingi. So as long as magkasundo kami, magka-jive kami. Yeah. Then tingnan natin kung saan mabupunta. Nag-click ba kayo niya, no? Ati Gay? Nag-guest na namin sa Ati Gay dito. Yeah, talaga. Hinawakan yung utong niya. Would you believe? Hinawakan yung dito. Inainom namin ng iced tea. Wow. Tapos yun pala, no? May hinatira ka niya ng noodles. Yes. Oh, so nag-diba-diba ka. Hindi naman. Nabasa ko yung interview. Hindi naman. Ano, kasi nangyari. Hindi kasi ano, inaya daw si Ati Gay na magmerienda. Eh siya nag-empake. Sabi niya, sige, so punta ako doon. Ang ginawa ni Ati Gay.
Tinuntak, binalikan siya, may dalang noodle. May dalang laki niya siya. Sobrang nagulat din ako na. Isa pa yun eh. Yun din yung napansin ko sa industriya. Kung sino yung may mga pangalan at talagang icon na. Sila yung down to earth, no? Yung napaka-down to earth. Pero kung sino yung mga talent-talent lang. Yeah, grabe yung attitude, man. So, nagugulat ako. Parang, wow, hindi ka... Yeah, kilala kita, pero parang... Kung ikukumpara mo kay Yaki, yeah, lagay, mga ganyan. Tayo lang naman nandito. No? Sino yung mga yan? Tayo lang naman. Mamaya. Yan. Anong natutunan mo kay Ate Guy nung katrabaho mo siya? Sorry, kasi parang it's like talking about the Pope or God eh. Yeah, in terms of acting, yeah. Kay Ate Guy. So, di ba, nakasama mo si Ate Guy sa isang maliit na isla, kasama ng isang mga bahay. Natuto ka bang gumanon? Ano? Hindi. Walang ganun, di ba? Parang sikreto niya ata. Sabay tun! Sikreto niya yun. Sikreto niya. May tamang ano yan eh, angulo ata. Ay, pero hindi pala, sa mga pelikula, hindi siya gumaganyan eh. Tinanong ko lang kung paano niya binubuo yung character niya, paano siya nag-prepare. May inong ba kayo ng Ate Guy? Nung nando kayo sa tabi-tabi. Hindi ko siya nakita na minom. Hindi ba kayo na gano'n? Like, after the shoot, kasi maaga kaming natatapos din. Kami minsan umiinom. Pero siya... Natulog siya maaga. Kala mo lang yan. Bakit? Kasi wala kami pupuntahan. Sa ano kami? Si Tangkay Island. Wala kami mapupuntahan. Sabi si Tangkay. Takas sila lovely direct, no? Direct kayo si Tangkay, di ba? Hindi mo. Sa hardcore kay Direct Dante. Kasi may mga scenes to na nanganganak, di ba? May mga naka-standby na tatlo. Tatlong mga anganak. So sabi ko, buti na lang, hindi kayo nahirapan na papayag na kukuhanan nyo habang nangangalak. Sabi ko, so ano sinasabi nyo? Paano nyo napapayag? Pwede ba namin kayong kuhanan nanganganak kayo? Tapos ang isasagot daw ng babae parang, pero si Nora Honor magpapanak sa inyo. Yes. Oo naman. Yun. Kaya sila pumayag. Di ba? Nora Honor yun. Kahit naman siguro ako eh, papayag ako. Basta si Nora Honor magpapanak. Nora Honor. Totoo din ba yung ano? Yung kunyari yung biglang may sasabog kasi hindi alam ng mga artista. Yeah. Kasi pagka si Direk Merlante kasi, ang style niya is, ang gusto niya is real-time acting. Hindi talaga siya eh, no? Galing medyo nakarami ka na rin ng pelikula. No? Madi-describe mo ba yung sarili mo na parang meron kang Mercedes Cabral style of acting? So far, hindi ko pa napapansin yun. Pero yung, sabi nila, yung manager maliban ko, sa nag-uubad daw ko, eh, meron. Hindi naman. So, sabi ng manager ko, meron daw eh. Pero hindi ko alam kung ano sabi ng manager mo tulad ng... Like, kung paano ko dinideliver, kung paano ko umiyak. Mahirap ang umiyak sa'yo. Mas madali eh. Mas madaling umiyak. At mas madaling magpaiyak kaysa magpatawa. Yung mga aktor na maraming pinagdaanan, ano yan eh, bala nila yan eh. Mas madali. Mas madaling umarte kapag ang dami mong na-experience sa buhay. Yung tawag na pinaghuhugutan. Marami kang pinaghuhugutan. Nasaktan ka na ba? Oo naman. So, pero hindi ko naman ginagamit yun. Like, naghahanap ako ng pinakamalapit na makaka-relate ako dun sa pakiramdam na gano'n. And then, dun ko ginagamit. Sobrang big deal daw nung pigsa na parang, marami nang shock dyan. At the same time, marami ding na-shock ng mga Italiano nung kinakatay daw yung kalabaw doon sa Daewoom. Sa Daewoom, So, papansin mo parang educational yung bawat bawat isang film fest na pupuntahan mo kasi parang nakikita mo rin yung outsider's perspective ng bansa na kultura natin. So, yun nga eh, napansin ko nung screening nung Daewoom. Hindi ko rin alam na ganun ka yung may kakatayin talaga. Hindi ko rin alam yun. So, kahit ako nagulat, pero hindi kasi rin nila kultura yun eh. So, may narinig na lang ako na Italiano na nagsalita. Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya. Tapos nag-walk out siya. And yun, pansin ko ang European audience, napaka-frank. Sobrang. Ang mga foreign audiences, foreign critics, lalo sa mga festivals, ay hindi nagpo-focus sa actors. Mostly sa mga director lang. And what they actually want to know is, parang yung method mo, yung proseso mo. Yeah, yun yung napansin ko eh. Kasi pagka
may mga interviews din doon. Yun yung mga tinatanong talaga nila. Yung mga yung storya, ano yung ginawa mo para mag-prepare ka dito, ano yung character mo. So ang napansin ko rin kasi dito, kadalasan na yung mga press kasi, mga tinatanong kasi. Look in the mirror. Or napaka, ano, na parang, for example, yung service, okay, yung scene namin ni Coco, hindi man lang kami tinanong tungkol dun sa bed scene Hindi yun tinanong. Pero pag uwi namin dito, yun yung unang-unang tinanong. So ano, totoo ba na ginawa nyo yun habang nagtitake kayo? Totoo ba may nangyari sa inyo habang kukuhanan yung scene yun? So kayo na ba? Parang, dude, hindi alam nyo ba yung story? Parang wala kayong pakialam sa story di ba? So madaling salita, engot yung pelikula. Mga ano natin. Na, doon ako na po frustrated. Sa totoo lang ha. Sa limang taon na nandito ako sa trabaho na to, yun at yun ang tinatanong sa akin. Ulit-ulit. Parang, sana umuho ka na lang. Hindi, kasi bakit? Ano ba ng hair mo nun, girl? Ano yung point, di ba? Ano ba meron dyan sa buho ko mo? So yun, na-frustrate na ako. So hindi ko rin alam kung bakit ganun. Everyone thinks yung mga film fest are all about parang glitz and glamour, pero sabi mo, trabaho pa rin yun, ano? Nagtatrabaho pa rin kayo. Yes, mga festivals. Hindi rin kami masyado nakakapag-ikot. Kahit gusto namin, kasi may mga free passes kami para makapanood ng pelikula. Kahit gusto namin gawin yun, hindi kami masyado nakaka-ikot talaga kasi may mga nakasked kami na interviews, photoshoots, tapos iba't ibang kailangan pang gawin. Pero ano so far yung pinaka-memorable na film fest para sa'yo? At of course, ikaw ay para kasi La Coronel, ano? Na parang pinakamaganda raw. It's beautiful. Yun yung tama dun, Tol. Lida Coronel ng bagong inerasyon. Wow. Yun, no? Yeah, noong 2008, yun yung unang-unang punta ko sa Cannes. And yeah, dun din ako binigyan ng titulo na yun nga, yung most beautiful woman in Cannes. Tindi nun. Nakita mo ginawa siya ng mga paparazzi doon. So nakakatuwa kasi talagang nung nakita nila ako, siguro yung kulay ko kasi. Exotic. Kadalasan, yung mga tao kasi doon, yung mga tisay talaga. So wala kang makikita na kakulay ko. Wala talaga. So yung mga paparazzi doon, pagpasok namin, talagang wild talaga. And then, at yung alala ko pa, yung nakaterno ka na ng parang kulay pula. Tama? Yeah, fuchsia. So, ayun, labas yung kulay talaga. So, saan mo nakikita sarili mo mga tipong 10 years from now? Ginagawa ko pa rin kung ano yung ginagawa ko ngayon. At siguro nagpipinta. Mas nagpipinta kasi wala na akong oras. Hindi mo naman kinalimutan talaga ito. Hindi ko binitawan yun kasi yun talaga yung first love ko. Kasi bata pa ako talaga. Yun na yung gusto kong ginagawa. Ano ang top 3 or top 5 filmic performances sa Philippine cinema para sa'yo? Hindi kasi ako masyado. Mas foreign yung mga pinapanood. Born? Hindi yung foreign. Ah, foreign? Yeah. Kasi parang narinig ko foreign eh. Ayan, may bago kang pelikula ngayon. Oo. Yes, yung Bad Romance. Pinapalabas na po siya ngayon sa SM Cinema. So sana supportahan niyo po at panoorin niyo po. Teka muna. Ubad ka ba rito? Kailangan niyo pong mapanood. Yay! Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Ang galing sa meron yung segway na gano'n. Gusto ko bang i-promote ka? Hindi lang yun. Diba? Kung si Kuya Germs may pinamimigay ng regalo. Yeah, meron sila akong pinamigay sa akin. Meron sila akong pinamigay sa inyo. Oo, diba? Ito. Antawa sa... Ito to. Huwag gugulat tayo kung nari. My God! Surprise! Thank you talaga dito. That may applause, may fake applause. Ayun, o. Thank you! So, yun po ang... Ayan. Papirmahan natin yan. Ayun, o. Bad Romance. Tingnan natin. Ay, ang ganda naman na ito. John, hanapin kami yung dula ng poster. Ayan, Bad Romance. Ayan, oh. Si OG Diaz yung nandiyan, ah. Si Aiza pala yan, oh. Yes, si Aiza. At napakagaling din na actress yan, si Aiza. Nagulat din ako. Maraming bagahe yan. Yes. Ang role mo sa Bad Romance ay?
Receptionist ako sa isang isolated na hotel. So, sobrang fanatic siya ng isang actor nga, si Sam Lloyd Pascual. Tapos, hindi niya ina-expect Sam, na... Sam Lloyd Pascual? No, yun yung character name. Which portrays the presence. No. Walang hiyan talaga yung director. And yung character na yun, Sam Lloyd Pascual, yeah, sobrang sikat na sikat na actor. Kunwari, ganun. Sobrang obsessed itong character ko. Tapos, hindi niya akalain na mag-check in yung Sam Lloyd Pascual na yun sa hotel. Sa hotel na yun. In short, itong pelikula lang to, hindi gaya ng ibang mga pelikula, ay walang kinalaman sa pagdarahop ng taong bayan at ganap na demokrasya. Ayun, walang ganun yan. Walang ganun. So parang ano siya, thriller. Thriller. Psycho siya. Thriller siya. Psycho thriller. She loves him, he loves her. Not. Big mistake. Yan na, oh. Yan na. Hindi yan. Maraming salamat sa oras mo, Ms. Mercedes Cabral. Kapirmahan natin to, Lord. Kapirmahan natin. Cheers muna tayo.